Hello po, Jess. Before I start, magpapakilala po muna ako. My name is Coach CJ Tejada. I'm 18 and I'm from Mangaturang, Pangasinan. And now I'm one of the youngest goal director in iWatch.ph. This video is for those who can't decide until now kung bakit kailangan nilang sumali sa ganitong business. Kung ano ba yung mga benefits na makukuha nila. I started last October 12, 2019, if I'm not mistaken. Yeah. So, medyo nahinto lang ako a bit. Mga siguro nasa 4 to 5 months din ako natigil dahil focus sa school, syempre, masyadong maraming ginagawa. Lalo nung nag-join ako, midterm namin nun eh. So, talagang grabe, maraming ginagawa, super rush ng lahat. Bumalik ako ng iWatch. And itong before quarantine, March ata yun. March. Yun, dun na nag-umpisa. Dun ako bumawi talaga. As in, ngayon nga, ilang months ko palang hinahataw, pero call director na ako. Paano pa kaya kung lalo ko pang tawin pa niya. So, yun. First week ko sa iWatch, syempre, inaral ko muna yung system talaga. Then, second week, dun ako pumataw na. Actually, my second week, kumita na ako dun ng 7K. 7K, at yun yung first payout ko talaga. Yun yung first proof ko na kumita ko dito sa iWatch. And, hindi ko in-expect na makakapasok ako ng top earner noon. Top 8 ata ako noon eh, if I'm not mistaken. Ayun, sabi ko sa sarili ko, ay shucks, may ganito pala, may pa-recognition pala. Oh my God, kaya dapat talaga pagbutihin ko pa yung paghataw ko dito para maging consistent yung pagiging top earner ko. Ganun. Kaya yun yung isa pa sa mga nakapag-push din sa akin kung bakit ako nandito pa rin hanggang ngayon. Bakit hindi ako tumigil sa paghataw. Kasi iba eh. Iba yung feeling na nare-recognize yung effort mo. Lahat ng struggles, rejections, objections, lahat yan nararanasan naman talaga natin yan throughout our journey. Hindi natin matatamasa yung success kung hindi natin naranasan yung mga rejections. So, ako, hindi na bago sa akin yung rejections eh. Sarami ng mga nasaligan ko na before. Sanay nga ako. As in, immune na ako sa ganun eh. Wala na akong pakialam sa mga rejection. Basta, gusto ko lang makatulong, makapagbigay ng opportunity. Yun naman talaga yung pinaka-goal ko. Confidence ako dun. Kasi wala naman akong ginagawang masama. Wala naman akong hinapakang tao. So, bakit hindi ko gagawin? Para sa pamilya ko, diba? Wala naman akong mapapala if yung mga rejections na yan, iiyakan ko, diba? Actually, never akong umiyak. Hindi, oo, nahihirapan ako. Pero, hindi yun yung magiging dahilan. Hindi yun yung magpapadown sa akin. Siyempre, malaking tulong din talaga lahat ng trainings. Importante yan, lalo kung nag-uumpisa ka pa lang. Huwag na huwag kang hahataw hanggat hindi ka nakakalood ng trainings. Kasi, dyan mo masiset ng tama yung mindset mo eh. Nandiyan yung magsasabi sa'yo kung ano mong dapat mong gawin sa timeline mo, ayusin mo, linisin mo, gumawa ka ng page, humataw ka ng humataw, mag-prospecting ka palagi, yung mong routine yung pagpo-post sa mga bouncer groups or kahit saan mang platform kung saan ka pwede mag-invite. Diyan mo malalaman eh. Siyempre, sa upline mo talaga, sa team mo,
sila yung nag-i-influence sa'yo eh. Sila yung lagi mong kausap eh. Diba? Sa mga cross lines din. Marami rin ako nakakausap actually ng cross lines na nakakatulong din sa akin. Siyempre, as return of favor, tinutulungan ko rin sila if may kailangan sila. Ganun naman dapat eh. Dapat fair lang yung treatment sa isa't isa. Tsaka, mga cross lines, yan talaga yung pinaka makakatulong sa'yo. Lalo sa mga downlines mo na medyo hindi naniniwala sa'yo, may duda sa'yo as upline, crossline talaga ang pinaka-best na solution dyan. Tsaka, unting background lang sa team namin, flex ko lang din, sa team Maito. Ito talaga, dito sa team na to, as in, dito ko na-build. Dito ko talagang na-influence na hindi dapat ako mapagod. Dahil may team ako na responsibility ko, may team ako na imamotivate ko, i-train ko, gaguide ko sa lahat, ipupush ko, sila yung dahilan talaga. Tsaka itong team na to, yung team na support sa lahat, as in, hilaan pataas. Yun naman dapat talaga yung goal ng team eh. Hindi lang leaders, kundi pati yung mga newly members na dapat inaalagaan talaga. Kasi, sila talaga dapat yung i-build din natin. Kasi nagde-direct tayo for building up new leaders, diba? Hindi naman tayo direct ng direct lang para kumita lang tayo. Eh sila, paano naman sila? Kaya dapat i-guide din natin sila. Kasi may na-experience na ako na downlines ng ibang team. Hindi ko naman sinasabi na hindi naman ako naninira. Pero ito yung nakita ko na mali rin na culture. Yung tipong direct lang ng direct. Paramihan ng directs actually. Pero hindi nila alam, may napapabayaan na sila. Yung tipong may lumalapit na lang sa akin, coach, pwede mong pag-guide ako kasi kasi yung upline ko, hindi na nagre-reply. Yun yung masakit na part as a leader. Na, kung leader ka, dapat alam mo yung responsibility mo, diba? Kasi nagtiwala yan sa'yo eh. Binigay niya yung tiwala niya sa'yo. So, give back din yung favor na i-guide mo rin siya. Yun lang. And, sa team namin actually, hindi lang iisa ang ano eh. Marami kaming leaders. Sa team namin, and leaders talaga na deserving as a leader talaga. Hindi mo masasabi na leader dahil kumikita na ng ganito kalaki, leader na agad. Hindi ganun. Tipong, nag-uumpisa pa lang, pero leader na agad yung dating. Leader na agad yung characteristics niya. Ganun. So, yun. Hindi ko na alam kung walang iWatch. Siguro, wala. Hindi ko rin na-experience yung better life na nagtatamasa ko ngayon. Siyempre, I'm just starting ah. Hindi pa to yung top katapusan. Nag-uumpisa pa lang ako. And marami pa akong mapagdadaanan dito. Marami pa akong matututunan, I know that. And ready naman ako sa lahat. Open ako sa lahat. And of course, sa lahat ng ginagawa natin, don't forget to thank God, to praise God sa lahat ng achievements. Siyempre, dapat sa Kanya mo pa rin ilala. Kasi di ka naman niya dadalhin sa magandang sitwasyon, sa success mo, kung hindi mo yung deserve. And always remember, walang imposible sa taong puro sibibido at misibido. Walang hadlang para hindi yung achieve natin ang hopes mo. Gawin tayo. Wala ka pang plan, diba? So, always put in your mind, the harder you work for something, the greater you'll feel when you achieve it.